critical na ang sakit ko. HIV o Human Immunodeficiency Virus. Isang klase ng virus na sumisira sa natural na depensa ng katawan laban sa mga sakit. Akala ng iba, death sentence na to. Pero pwede palang maiba. Gaya ko, patuloy na lumalaban. Ako si Billy Santo, 26 years old, at isa sa mukha ng mga numero. Ready, go. Isa na po akong orphan. My mom died when I was 3. She committed suicide. And my dad died of drug addiction when I was 9. Napagpasapasahan po ako from one relative to another. Wala pong tumutulong sa akin sa para pangtustos ko sa pag-aaral. Nung high school ako, tuloy pa rin ako sa pag-aaral kasi gusto ko talaga makapagtapos. Nung nag-college po ako, I was very desperate. Kinausap ako ng kaibigan ko, sabi niya, magkakapera ka pa, masasayahan ka pa. So, pumasok po ako sa pagko-callboy at a very young age. When I was 17 years old, baling ginagawa ko po is after school, ginagawa tumatambay po ako sa labas ng school, tapos inaantay ko na may dadaang sasakyan, nakamotor na may make-up or minsan tumatambay ako sa labas ng mga parlor, ganun, para lang magkaroon ng kliyente. Nung simula, medyo nailang ako sa palalaki kasi hindi pa ako ganun ka-comfortable. Hindi ko pa alam yung talagang sexualidad ko ng mga panahon na yun. Sabi ko sa sarili ko, pag sa bakla, mas okay na siguro kasi hindi sila nabubuntis. So, yun ang naiisip ko lagi. Wala naman ako idea tungkol sa condom, tungkol sa mga sexually transmitted infection na wala talaga ako alam. Kaya tinuloy-tuloy ko lang ito. Nakikita nila sa akin na gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Binibigyan nila ako ng konting support ang financial. Napagtapos po ako ng pag-aaral sa kursong Aircraft Maintenance Technology. Hindi nagtagal, ako ay nag-apply sa isang call center. Sabi ko sa sarili ko, ito na yung chance ko na mag-improve sa life ko. 2013, habang nagtatrabaho ako sa isang sikat na call center, marami na akong mga bagay na nagagawa na hindi ko nagagawa before, like pumarty, mag-casino, mag-inom, mag-yossi. At doon ko na rin na unti-unting natutuklasan yung sexualidad ko. Sabi ko sa sarili ko, mukhang mas attached ako sa same sex. May nakilala ko, ang pangalan niya ay Francis. 1 year kami, nakilala ko siya sa call center, katrabaho ko siya. Yung mga panahon na yun, sakitin siya. Hindi ko alam kung anong meron, pero habang sa relasyon namin, labas-pasok siya sa ospital hanggat sabi niya magre-resign na siya. Pero dumating yung point nga na naghiwalay na kami. Okay naman. After a year, bigla na lang tumawag yung half-sister niya. Ang sabi, Kuya Billy, patay na si Kuya Francis. Bigla niya lang ako sinabihan na, Kuya Billy, baka gusto mong pa-HIV test. Doon na parang biglang naguluhan ako. Medyo na paranoid ako. Sabi ko, hindi ako magpapatest. Kasi alam ko, pag nagpatest ka, ang tingin sa'yo ng tao ay makati ka, madumi ka, malandi ka, na mahilig ka makipag-sex. At yun nga, naging usap-usapan na nga sa amin na AIDS nga daw yung kinamatay. So parang lahat ng tanong na sa akin na parang, baka ikaw meron ka na rin, baka nahawaan ka na rin. Sabi ko, ako, imposible naman yun kasi kita niyo naman ako, di ba, laki-laki ng katawan ko. May problema ba sa itsura ko? Wala naman, di ba? So, paano ako magkaka-HIV? After a year na namatay yung ex ko, doon ako nakaramdam ng panghihina. Nag-on-off na yung fever ko. Tapos, pag inuubo ako, matagal siya mawala. Tapos nangangayayat ako hanggat sa na mag-isang buwan na ang ganun, hindi na ako makatayo, hindi na ako makahinga, hindi na ako makakita niya, hindi na ako makarinig ng pagsalita.
Hanggat sa bigla na lang nag-blackout lahat. Baka HIV na to. Baka ito na nga yung sinasabi nilang AIDS. Isang concern na doctor ang lumapit sa akin. Sinabi kong gusto ko ba daw magpa-HIV test. Sabi ko na lang, gawin nyo na lang po lahat ng makakaya nyo. Gusto ko pa kasi mabuhay. Pero nung nakita ko na yung result, tumambad na sa harap ko na ako ay reactive or positive for HIV. Napapikit na lang ako. Eh, sabi ko na lang sa doktor, hanggang kailan na lang ba ako mabubuhay? Kasi nung panahon na yun, sobrang sarado yung isip ko, sobrang lungkot ko, sobrang takot ko, lahat naghalo-halo na. After a series of lab tests, I had several opportunistic infections. Yung pinaka-main infection ko po ay pneumonia. Tapos may syphilis din, tapos may herpes zoster din. Talagang nag-agaw buhay na ako nun. Yung CD4 ko daw ay 6 lang. Tatlong buwan ako doon sa intensive care unit. Araw-gabi, naghihingalo, hindi makakain, nagsusuka. Talagang wala akong pinagsabihan, walang nasa tabi ko. Noong panahon na yun, may kadate po ako nun. Nagulat siya sa itsura ko. Payat na payat ako, naglalagas na yung buho ko, nagbabalat na yung mukha ko. Hanggat sasabi niya, may AIDS ka ba? Hindi na ako nakapagsalita. Hanggat sa sinabi niya na lang sa akin na bulok ka na, ano pa yung kanilang, ano pang mga hita ko sa'yo. Ang sumunod na sinabihan ko ay yung half-sister ko. Tinext ko siya, sabi niya, pupuntahan niya daw ako kasama yung stepmother ko. Nung dumating na sila, yung stepmother ko nagpaiwan siya sa labas kasi nung natatakot siya na mahawaan. Pagpasok ng half-sister ko, may limang patong ng mask, tapos ilang patong din ng glove siguro. Tapos sobrang distansya niya sa akin, ayaw niya lumapit. Tapos ayun, sabi niya na sinisisi niya ako sa lahat nangyari na kaya ka nagaganyan kasi ganyan ka, naging kasaway ka, naging bakla ka. Finally, umu-okay na yung pakiramdam ko. Sabi niya, pwede na daw ako umuwi. Ayun, nung pumunta ako sa bahay, ayun, nakatabi yung kutsara at tinidor ko. Hiwalay yung plato ko, yung baso ko. Tapos, ayaw ako paggamitin ng CR. Kasi nga daw, baka umupo daw sila, mahawaan daw sila. Lahat yun tinanggap ko, lahat yun inintindi ko kasi sabi ko nga, kasalanan ko naman din kasi yun. Nawala na rin ako ng gana ng pag-inom ng gamot, itinigil ko siya. Dumigil ako for 6 months. Tapos, bumalik ulit yung pneumonia ko noong mga panahon na yun. Na-hospital na naman ako. Nagpursigi akong bumalik sa paggagamot. Tinuloy-tuloy ko na siya hanggat sa gumaling na yung pneumonia ko. Pero kung siguro kung nagpatuloy ako sa process na hindi ako nagpa-test, siguro baka wala na ako ngayon.